Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal at mga kapatid sa pananampalataya. Muli, isang pagbati sa bawat isa na nanonood at patuloy na tumatangkilik ng ating pong gawain. Christ Gospel Fellowship of Makati online service. Salamat o Diyo, salamat sa ating Panginoon Diyos na lahat po tayo ay nagpapatuloy sa ating pakikinig at panunood ng ganitong mga gawain. Tayo po ay patuloy na bumabati sa ating mga kapatid at sa ating mga tagapanood sa iba't ibang bansa, katulad po sa Saudi Arabia, sa Australia, Italy, sa Fiji, sa Qatar, sa Dubai, sa Saudi, at sa mga probinsya ng Cebu, Bulacan, Cagayan de Oro, General Santos, sa Bacolod. Patuloy po namin na kayo ay pinapasalamatan at nawa sa umagang ito, inabot kayo ng ating pangangaral na nasa mabuting katawan at kalusugan, at gayon din po naman, kayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Diyos. Simulan po natin ang ating gawain sa umagang ito sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Muli, dakilan Diyos, aming Panginoon, ang lahat ng parangal, papuri, pasasalamat ay patuloy po naming iniaalay sa inyo sa umagang ito. Marapatin, Panginoon, na sa umagang ito kami ay maging karapat-dapat upang ikaw ay patuloy na bigyan ng kaluwalhatian. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito, patuloy na buksan ang aming mga puso't isipan sa aming pakikinig at panunood ng iyong gawain. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay masumpungan ang aming mga kaibigan, si Jesu Cristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, at sa amin namang mga kapatid, ito ay nawa ay maging kalakasan ng kanilang pananampalataya at patuloy sa mga lingkod mo na walang patid na naglilingkod, o Diyos, patuloy na pagpapala para sa kanila. Muli, o Diyos, salamat po sa umagang ito. Ito ay kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo. Amen. Amen. Ngayong umaga, ang huling linggo sa buwan ng Agosto, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat for the last few Sundays, last four Sundays, ngayon po ang pinakalimang Sunday, ay ating pinag-usapan, tinalakay natin, ang the Christian family that is built on a firm foundation. Isang tahanang Kristiyano na nakatuntong sa isang matibay na pundasyon. At ang ating teksto ay Joshua 24:15, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell." Joshua said, "But as for me and my house, we will serve the Lord." At tinalakay din po natin yung ating mga hashtag. Una, the Christian home is a glimpse of heaven here on earth. Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, na makita ng mga hindi mananampalataya kung ano ang larawan ng kalangitan sa pamamagitan ng pagsilip nila sa isang munting Kristiyanong tahanan. So then, the Christian home, it is the Father's kingdom, the Mother's palace, and the children's paradise. Tunay na ang tahanan is a special place. Kaya nga sabi nga po natin noon, bawat pamilya kapilya, bawat tahanan sambahan. Kaya, ano yung kasabihan, hashtag sa Pilipinas, pamilya muna. Pamilya muna.
Kaya sa nakalipas na mga linggo, mga kapatid, sinimulan natin ang ating pag-aaral. August 2, it's all about laying the foundation of the Christian home. August 9, Brother Ray talks about the masculine model of leadership. Kailangan ang tahanan ay pinangungunahan, pinamumunuan ng isang lalaki. And then, Brother Victor talks about building the structure of the Christian home. And then, last Sunday, we talk about how do mothers build solid homes. At nakita po natin na bawat isa sa loob ng tahanan ay merong papel na ginagampanan upang ang tahanan ay hindi lamang maging Kristiyanong tahanan, kung hindi ikit sa lahat, maging isang masayang tahanan. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo naman inadako sa ating panghuling serye. Ang ating teksto na binasa kanina, Proverbs 22 verses 1 to 6. At ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito, it's all about train up your child. Pag-uusapan natin ang tamang pamamaraan kung papaano ang ating mga anak ay ating palalaguin, ating palalakihin sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo po'y naniniwala na kung susundan lang naman natin ang panuntunan, pamamaraan ng Diyos, wala pong mahirap. Walang mahirap gawin. Naghihirap lamang, humihirap lamang pag tayo ay sumusuway sa panuntunan na ginawa ng Diyos at sinusunod natin ang ating sariling panuntunan. Kaya nga, misa tayo nagtataka. Meron namang iniwang panuntunan ng Diyos at ang panuntunan ito po ay talaga namang subok na matibay, subok na matatag. Bakit pa natin sinusubukan ang mga panuntunan na itinuturo sa atin ng sanlibutan? Ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid. Train up your child. At ang ating key text, key verse po natin sa umagang ito is a familiar verse. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkatumanda man, siya ay hindi niya hihiwalayan. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito sa isang kwento. Ito ho ay isang kwento ng isang pastor na lagi naaniyaya na magbigay ng mga salita o talks patungkol sa pamilya. At tunay na itong manggagawang ito ay popular na magturo patungkol sa pamilya. So, nung siya ay bagong kasal, gumawa siya ng isang pag-aaral sa kanyang tinuturuan na ang paksa na kanyang itinuro is how to raise your children. Bagsa ang tao at pinakinggan ang napakagandang seminar ni pastor. And then, nung siya ay nagkaroon ng isang anak at muli, siya ay inanyahan para magsalita. Ang kanya namang naging paksa, some suggestion to parents. At nadagdagan ang kanyang anak. Ha?
naging dalawa, naging tatlo ang kanyang anak. At iba na naman ang kanyang paksa. Ang paksa naman niya ay secrets to fellow strugglers. At nung dumami na at lumaki na yung kanyang pamilya, naanyayahan siya. At ang kanyang naging paksa, "Help me raise my children. Help me raise my children." Mga kapatid, it's tough to become a parent. It's tough to become a mother. It's tough to become a father. Hindi ho biro ang maging ama at maging ina. Kaya nga, tayo sa umagang ito, mga kapatid, ay magkakaroon ng kaunting pasasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay bibigyan ng ating Panginoon ng ilang mga panuntunan how to train our child. Pag-usapan po natin sa umagang ito, unang-una, the popular interpretation of Proverbs 22:6. Ano baga ang pangkaraniwang pagpapaliwanag na ating napapakinggan pag binubuksan ang Biblia sa mga kawikaan 22:6? At ito'y madalas na ginagamit ng mga teachers, Bible teachers, pastors, kung ang pinag-uusapan ay mga anak. Many see this verse as saying that if children have been carted off to church every Sunday, made to read the Bible each day, instructed to memorize the Bible, or the scripture, thought to read only Christian books, and see only Christian films, then those children will stay on the straight and narrow path. Ito minsan yung lumang katuruan. Ito yung katuruan na dito tayo lumago at ganito ang kaisipan na ating napapakinggan lagi na lamang. Pero, ito nga ba ang ibig sabihin? And even if they do play the prodigal and morally journey into some distant country, at some point, they will come to their senses and get back on course. Kahit na tayo ay merong mga anak na sumuway, sila ay naging mga alibughang anak, sasabihin natin, sila ay mga laki na sa Sunday school, laki yan sa church, babalik at babalik yan. Tunay na ito ay mga paliwanag na madalas natin napapakinggan. As popular as this interpretation, it doesn't always square with experience. Real life teaches us that not all prodigals come home. Totoo po. Kahit sa Biblia, marami tayong mga halimbawa na mga lumaki sa simbahan, lumaki sa katuruan ng Biblia, naging sumuway, lumayo, at hindi na bumalik. Marahil, pwede natin gamitin dyan yung mga anak ni, ni Lot, yung anak ni Eli, the priest, people na may mga naging alibugha. At ang nakakalungkot, hindi ho lahat ng mga anak na alibugha ay nagbabalik loob. So, ito po yung gusto nating makita. Ito po yung pangkaraniwang paliwanag na ating napapakinggan.
Kaya ang tanong natin, tama ba ito? Darating tayo dyan. Pangalawa, the proper interpretation of Proverbs 22:6. Ngayon, tignan natin, ano nga ba ang tama na paliwanag, kahulugan ng Proverbs 22:6? Pag hindi natin inunawa, binasa, pinanalangin at talaga namang sinaliksik ang katotohanan ng mga talatang ito, oftentimes we miss the essence of Proverbs 22:6 experientially and exegetically. Ibig sabihin, minsan, hindi natin maranasan yung katotohanan ng 22:6. At minsan naman, ay hindi natin maunawaan ang katotohanan at katuruan ng Proverbs 22:6. Bakit po? Dahil hindi natin alam kung ano ba talaga ang tama na pagpapaliwanag. Meron tayong ilang mga bagay na gusto nating balikan upang ang mga talatang ito ay maging makahulugan sa atin, mga kapatid. Kasi naniniwala naman tayo na lahat ng mga Kristiyanong pamilya, at minsan nga sabi natin, kahit nga po yung ibang tahanan na hindi Kristiyano, di po ba? Namumroblema sila. Paano magpapalaki ng kanilang mga anak? Suriin po natin ang Proverbs 22:6, mga kapatid. Una, pag-usapan natin the nature of the training. Pag sinabing nature, alamin natin kung ano ba talaga ang paano ba ang likas ng pagtuturo. Ano ba ang tamang pagtuturo? Ano ba ang sikreto ng pagtuturo? Ano ba yung pagtuturo na ang ating mga anak ay talaga namang hindi mapapariwara? The nature of the training. Pansinin ninyo sa ating talata, the words train up, okay, comes from the Hebrew term behind this phrase, originally referred to the palate or the roof of the mouth. It was used to describe the action of a midwife who, soon after a child's birth, would dip her fingers into a juice made from a cross dates and massage the infant's gum and palate. This tangy taste created a sensation for sucking, then she would place the child in the mother's arm to begin nursing. Likewise, parents are to create a thirst for the nourishing flow of their wisdom and counsel. Okay, summarize po natin, ha? At sinabi lamang po dito, ito pa ng word na train, ang pinaka-idea sa Hebrew, itong sa Tagalog, ito po yung ngalangala sa ating mga bibig. Ha? Itong ngalangala, ayon sa kwento sa panganganak, ito ay ginagawa ng mga midwife. Pag ang isang bata ay naipanganak, ang una lang, ang susunod nilang ginagawa, yung kanilang mga daliri, ito'y ilulubog sa juice at ito ay imamasage doon sa ngalangala. Imamasage sa ngalangala. At pag ito ay naimasage na doon sa baby, ito po ay magbubunga ng isang parang yung baby ay biglang magsasak. No? Yung gusto niyang para may meron siyang sinisipsip kaagad. At kaya narinig niyo yung baby kahit hindi pa binibigyan ng gatas o nandedi yan. Pero yung kanyang bibig parang nagdededi na. At ilalagay ang baby sa tabi ng ina at doon na magsisimula na siya ay pinakakain ng kanyang ina. Alam niyo mga kapatid, spiritually speaking, ang magulang
ganun din po, dapat bawat magulang ay dapat nagbibigay ng isang pagkauhaw sa mga anak upang itong ating mga anak ay patuloy na lalapit sa mga magulang na gustong magpaturo, gustong mag-aral, gustong malaman ang mga katotohanan. Kasi sa panahon natin, di ba? Madalang tayong makakita ng mga anak na lumalapit sa magulang upang magpaturo. Kadalasan, kaibigan o ibang tao ang kanilang pinupuntahan. Ito yung mga bagay na minsan ay nakakaligtaan natin. Pangalawa, the duration of training. The duration of the training. Hanggang kailan? Diba? The word child invariably calls to mind a little one somewhere between infancy and 4 or 5 years of age. However, the scriptures use this term in a broader sense, ranging anywhere from a newborn to a person of marriageable age. This is the point. The point is that the principle applies to any dependent child still living under the parent's rule. Ano po ibig sabihin? Yung child yan, hindi po yan baby. Ha? Ang child na sinasabi dito, from newborn hanggang doon sa panahon na marriageable siya, ibig sabihin, hanggat ang anak ay nasa kalinga ng magulang, hanggat ang anak ay nasa loob ng tahanan ng magulang sa banal na kasulatan, yan ay tuturuan. Okay? Hanggat nasa ilalim ng bubong ng tahanan, hindi natin pwedeng sabihin mga magulang na ang matanda na yan, alam hindi, hanggat siya ay nasa loob ng tahanan, hanggat siya ay hindi humihiwalay ng kanyang tahanan, siya ay nasa ilalim ng ganitong command na patuloy na dapat siya ay tinuturuan. Di ba, misa sinasabi ko nga, misa nga sinasabi natin, maraming Kristiyano for the last 50 years, 60 years, patuloy na tinuturuan na ni pastor. Eh bakit yung ating mga anak bilang magulang, bakit sasabihin natin, hindi, tapos na akong magturo sa kanya? Hindi. Eh kung yung miyembro ka na simbahan, tinuturuan natin hanggang mamatay yung ating pang mga anak. Siguro yung ituturo natin sa kanya yung more on being independent, na dapat naghahanap buhay, pinakakain ng pamilya. Pero pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos, hindi ho tayo tumitigil. Magpapatuloy ang ating pagtuturo. At wala pong katapusan yan. Wala pong katapusan. Hanggat siya ay nasa loob ng tahanan, kalinga ng magulang, pagbabantay, panuntunan na nagmumula sa magulang, ang dapat patuloy niyang napapakinggan. Kaya ang pagtuturo walang hangganan. Pagkatapos ng anak at nasa bahay, yung mga apo naman. Ha? Ganyan yung akin pong kinilakhan. Yung nanay ko, kami ang tinuruan. Lahat po kami na sabi ko anong isang linggo, 16 po kami, 14, dalawa ang aming ang ampon. Ha? Nanay ko ang una nakakilala sa amin sa Panginoon. Lahat kami, ang nanay ko po ang nagtuturo. Siya nagdadala sa amin sa church, sa Sunday school. Nung kami naglakihan na, yung mga apo naman, ha? Hindi ho talaga kinaligda ng aking ina ang pagtuturo sapagkat naniniwala siya. Hanggat ikaw ay nasa loob ng tahanan, madali kang turuan at madali mong mapapakinggan sapagkat malapit ka lang naman. Di ba? Ba't hindi tayo magtuturo? Andyan lang naman siya. Malapit lang din naman. And then, pangatlo, the implementation of the training. Kailan natin ito sinasagawa? At paano natin ito ginagawa?
The manner of training is suggested by the word in. Bakit? Diba sabi natin, train up a child in. Okay, ayun yung emphasis niya. The word in, which means in keeping with, in cooperation with, in accordance to something, the literal rendering of in the way he should go is according to his way. Okay? Ano pong ibig sabihin? That's altogether different from your way, your plan, and your curriculum. Ang pagtuturo sa ating mga anak ay pagtuturo hindi kung ano ang gusto mo, hindi kung ano ang plano natin sa kanya, kung hindi ang plano at ituturo natin sa kanya ay kung ano siya, kung sino siya. The verse doesn't mean to train up a child as you see him. Rather, if you want your training to be meaningful and wise, be observant and discover your child's way and adapt your training accordingly. Diba, minsan nagtuturo tayo sa mga anak. Gusto ko, ikay maging doktor. Plano ko sa'yo, ikay maging doktor. Pero nakikita natin yung ating mga anak. Aba, itong aking anak, mahilig sa music. Itong aking anak, mahilig mag-drawing. Itong aking anak, mahilig gumawa ng mga tula. So, ibig sabihin, hindi natin siya imumold o hindi natin siya palalakihin ayon sa gusto natin at sa plano natin. Siya ay ating palalakihin, tuturuan natin ayon sa kanyang ayon sa kanyang ang tawag nito bent, sa kanyang mold. Kung paano siya ginawa ng Diyos, yun ang ating susundin. Kaya minsan merong mga tao na talaga namang, anak, gusto ko na ikaw ay umawit. Di ba? Pero alam naman natin na hindi siya talaga pinagkalooban ng ganong talento. Ha? Hindi ano yun. Hindi po yun ang training. Kung ano ang ating nakikita na ibinigay ng Diyos sa ating, sa mga bata at sa ating mga anak, doon magsisimula ang ating training. Kaya nga napansin niyo po yung ating ano diyan, ang ating pagbibigay, pagpapalaga. Rather, if you want your training to be meaningful and wise, be observant and discover your child's way. Pag na-discover mo na, and adapt your training accordingly. Ay, pag nakita mo, anak ko mahilig sa music, bibili ako ng gitara, bibili ako ng piano, bibili ako ng organ. Kasi nga, doon mo nakita. O, yung aking anak, mahiling mag-drawing. Bibilihan ko ng mga Crayola ito, bibilihan ko ito ng mga coloring book. Yun po ang sinasabi natin. Yun po sinasabi natin. Strengthening, this idea is the word way. Notice, it's used in Proverbs 30, 18 and 19. Ha? Tingnan nyo po ang sabi ng Proverbs 30, 18 and 19. There be three things which are too wonderful for me. Yeah, four which I know not, sabi ni Solomon. 19. The way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, and the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid. Sa Tagalog, may tatlong bagay na totoong kagilagilala sa akin. Oo, apat na hindi ko nalalaman. Ang lipad ng agila sa hangin, ang usad ng ahas sa ibabaw ng mga bato, ang lutang na sasakyan sa gitna ng dagat, at ang lakad ng lalaki na kasama ng isang dalaga. Ang ibig sabihin dyan, ang ginamit lang po natin dyan yung way. The Hebrew term, okay? The Hebrew term for way literally means road or path. In a figurative sense,
It means a characteristic. Ha? So, nung binabasa natin doon sa mga talatang 'yon at tinatanong doon, eh yung katangian ng iba't ibang nabanggit. Ha? Ano 'yon? The eagle, the serpent, the sheep, and the man or the child. In Proverbs 22:6, the underlying idea is that the child's characteristics are performed by God distinct and set. Huwag na huwag natin kakalimutan ng mga kapatid. Na ang katangian ng ating mga anak, Diyos ang nagbigay niya. Katulad yan ng mga katangian ng agila. Katulad yan ng mga katangian ng leon. Ha? Maraming, may leon, may tigre, may hyenas. Lahat sila, iba-ibang katangian. May mga bulaklak, iba-ibang katangian. Ganon din naman. Ang ating mga anak, may mga katangian yan. At lahat ng katangian na yan, mga kapatid, Diyos ang nagbigay niyan. Nagbigay niyan ay ang ating Panginoon. Kaya, anong dapat nating gawin? Sabi diyan, the word bent describes the infant's personality perfectly. Its child is not a totally pliable lump of clay, but has a certain bends prescribed according to a predetermined pattern. And these bends greatly affect how the child should be handled and how moldable the child will be. Hindi ibinigay sa atin ang ating mga anak na walang alam. Hindi ibinigay sa atin ang ating mga anak na walang katangian. Hindi ibinigay sa atin ang ating mga anak na walang karunungan. Lahat yan ay ibinigay ng ating Panginoon. Ang gawain ng isang magulang ay alamin, palaguin, pagyamanin ang mga bagay, katangian, na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya nga po, hindi ang magulang ang naglalagay. Hindi ang magulang ang nagbibigay. Hindi magulang ang nagsasabi kung anong katangian dapat meron siya. Ang Diyos ang naglagay at ang nagbigay. Ang magulang, ang gawain lamang ay ating panghawakan at gawin natin ayon sa mga bent. Para bang sabi ko nga kanina, nakita mo, mahilig sa music, kapatid, alagaan mo na magaling na musician yan, magaling na singer yan. Ha? Kung hindi mo yan sasanayin, hindi mo yan bibigyan ng ganung exposure, eh, hindi magiging singer yan. Sapagkat, yan ang characteristic na ibinigay ng Diyos para sa iyong anak. And then, tingnan po ninyo, consider the radical differences in these Old Testament brothers. Ba, alam natin, si Cain at saka si Abel. Si Cain is a man sa field, yung isa naman ay ano lang siya, nagtatanim. Si Solomon at si Absalom, si Solomon ay wise, si Absalom naman is a warrior. So, spiritually, ayun pa, si Jacob saka si Esau. They were twins. Demonstrated significant physical and psychological differences. Magkapatid, magkaiba ang katangian nila. Kahit ang kambal, magkaiba. Ha? Kaya, now consider our children. How different each one is. How distinct, physically, mentally, emotionally, spiritually. God wants you to know your children to appreciate the unique way they are crafted. And to train them according to their specific characteristic. Ibig sabihin, kahit po ang ating mga anak, yan ho ay magkaiba at hindi magkatulad. Physically, may matangkad, may payat, may maliit, may mataba. Mentally,
merong matalino, sobrang talino, katamtaman, mahina, emotionally, merong iyakin, may tahimik, may maingay, spiritually, meron talagang gusto naglilingkod. Mga bagay, mga kapatid, na bilang magulang dapat tayo ang nakakita. Kaya nga, God wants you to know your children. Gusto ng Diyos naman makilala natin ating mga anak at ating ma-appreciate kung paano sila ginawa nilikha ng Diyos. At sanayin natin sila ayon sa katangian na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Diba? Misa sa pag-aaral. Ganyan. Eh, yung bata, mahilig sa music. Eh, yung kapatid ay mahilig sa number. O anak, eh, para hindi, sa libro, para hindi tayo gasto sa libro. O, mag-ano ka na rin, mag-accountancy ka na rin. Di ba? Hindi naman yung karakteristik na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya, maraming pag-estudyante ngayon, maraming tayong mga anak na palipat-lipat na lang. Every semester, iba-iba ang kurso. Eh, bakit? Dahil nga, kung ano ang, o anak, ito, kunin mong kursong ito, pagdali ka magkakatrabaho. Anak, ito, malaking kita nito. Ha? Ito, anak, para maka-abroad ka. Iba't ibang klase. Nawawala tuloy tayo doon sa katangian na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, as parents, we must be careful to avoid two errors. First, rearing our children the way we were reared, mistakes and all. Second, comparing our children with each other and applying the same approach to all. Ano yung una? Kung paano tayo pinalaki ng ating mga nanay at ng ating tatay, pag nag-aanak tayo, gusto natin, ganun din ang ating susundin. Pangalawa, gusto natin, i-compare natin yung anak, si ganito nag-doktor, dapat ikaw mag-doktor ka rin. Ha? Anak, si ganito, talagang, ano, bumili siya ng, ano, ng ganitong mga computer para, hindi po. Sana ka maging katulad ko ng ating kapitbahay. Ha? Ang nga, kapatid, both errors stem from a failure to understand and appreciate how fearfully and wonderfully it's made. Magkano ng ating ginawa, mga kapatid, magkakaroon ng magiging talunan ng ating mga anak, magiging sugatan, luhaan, sapagkat anuman ang kanyang gawin, anuman ang mga bagay na ipagawa mo sa kanya, he is always a failure. Why? Because he is not designed for that kind of work. Number 4, the results of training. The latter portion of Proverbs 22:6 states that when he is old, he will not depart from it. The root meaning of the Hebrew word for old is hair on the chin. Parang meron na siyang balbas. It suggests someone approaching adulthood, not retirement. Solomon is not envisioning a 90-year-old prodigal returning home. He's thinking of a boy who's just starting to grow a beard. Thus, when a child reaches maturity, he will not depart from the way in which he has been trained. Okay? So, ang sinasabi po dito, hindi na yung anak ay mapapariwara o na yung adult dito na tinasabi dito, yung old ay isang matanda na nanumbalik sa Panginoon. Hindi po. Ang sinasabi lang dito na pag tayo ay tapat doon sa pagtupad sa mga panuntunan at pamamaraan na nilagay ng Diyos sa banal na kasulatan kung papaano natin pagyayamanin ang ating mga anak. Ha? At paano natin sa tuturuan, palalakihin ang ating mga anak. Naniniwala
po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Pag ganon ang kanyang kinalakhan, pag ganon ang ginawa ng magulang, hindi siya maliligaw ng lahat. Hindi siya mapapariwara. Hindi ba? Misa sinasabi na, hindi pastor, bahagi kasi yan ang ano, buhay Kristiyano. Oo, bahagi. Kaya lang, minsan, kung ang magulang ay magulang na Kristiyano na at nagsimula ng pamilya na sila'y Kristiyano na, mas madali ng pamamaraan po yan. Mas madaling pamamaraan. Kaya nga mga kapatid, mapalad itong ating mga magulang na meron pa kayong mga anak na nagsisimula pa lamang sapagkat pagagawa natin ito. It's not too late. Ha? Hindi mapapariwara pag tama ang pamamaraan na ating ginagawa. And then, number three, dito na po tayo, patapos na po tayo. The parental applications of Proverbs 22:6. Two questions arise for the parent intent on applying this passage of scripture. Okay, paano natin isa sa buhay? Paano isasagawa ng magulang ang talatang ito? Una, how can I know my child bends? Paano ko malalaman yung bent, yung karakteristik ng aking anak? Proverbs 20:11, even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Well, the hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Tagalog, ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. Ang nakikinig na tainga at ang nakikitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. 13. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes and thou shalt be satisfied with bread. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka kamado ka. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. This passage tells us we are to observe our children. Dapat ating minamatsyagan, pinagmamasdan ang ating mga anak. How we are to observe them. Paano natin sila makikilala? Paano natin sila malalaman ang kanilang pagkatao, ang kanilang mga katangian? With diligence, kailangan ay tutukan. Kailangan ay talagang uupuan. We shouldn't let our eyes droop or sleep. We must be alert. How? We must be alert to how our children respond to life situation. Ating tinitignan, ha? Paano ba itong aking mga anak? Pag may problema, paano ba nito hinaharap? Ha? Ano bang ginagawa ng aking mga anak? Pag meron silang mga exam, pag may mga pangangailangan, pag wala kaming pera, pag walang pambayad sa tubig, sa kuryente. Ano bang ginagawa ng aking mga anak? Kailangan, ito yung mga binibigyan natin ng pagpapahalaga. Basically, para malaman natin, that takes two things, time and concentration. Tayo ba may panahon sa ating mga anak? Tayo ba ay tumututo at atin ba tinuturuan ang ating mga anak? Inaalam ba talaga natin? Kinikilala ba natin talaga ang ating mga anak? You don't need a degree in theology or PhD in psychology or even an uncommon portion of common sense. All you need is a sensitive spirit. Ask God that we become more sensitive to the unique qualities He has created in our children. Mga kapatid, pag ito ang gusto na sa puso ng bawat ina at bawat ama, talagang pagpapanain tayo ng Panginoon. Diba? Sa Psalm 127 nga, diba sabi nga, children are like arrows. Diba? Yung arrow, yung pana. Yung pana, mga kapatid, ito yung isang klase ng game na talagang napakasensitibo. Kasi, sa archery, dalawang bagay ang dapat mong iingatan and you gonna miss the ano
the bull's eye, yung mata at yung kamay. Pag ang iyong mata kumurap ng kaunti, you miss the bull's eye. Pag ang iyong kamay gumalaw ng kaunti, you miss the bull's eye. You miss the target. Ibig sabihin, ganun din po sa pag-aalaga. Ha? Hindi pwedeng alisan ng tingin. Hindi pwedeng, hindi mo talaga babantayan. Bakit? Dahil nga, bahagi yan upang makita natin at matulungan natin ang ating mga anak. What are those bends? Pangalawa, what are those bends so I can nurture them? Ano ba yung mga bends o yung mga katangian para ito ay ating maalagaan? Una, tandaan natin ha, a child's characteristics are built in. Ha? Hindi tayo naglalagay. Andiyan na yan. Tayong mga magulang ang magtutuklas ano ang characteristic nila. Second, parental sensitivity to those characteristics is vital. Tunay na sensitibo na malaman at alamin kung ano ang mga katangian yun. Pag hindi natin nakita ang mga katangian, para din siya i-develop. Para din siya palalaguin. Proverbs 20:12. Ha? Yung binasa natin kanina. The hearing ear, the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Tingnan niyo po. Parenting requires enormous amounts of patience, time, energy, and concentration. So, pag sinabi ng isang magulang, eh, pastor, wala po akong panahon. Pastor, eh, nakakapagod. Eh, mga kapatid. Wala tayong magagawa pag ang iyong mga anak ay napariwara. Wala tayong magagawa pag wala kang panahon sa iyong mga anak. Pag wala kang ganong kapasidad, lakas para sa iyong mga anak, sa araw, makikita mo, yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, nasira mo. We treasure the gift that God has given us pag ito ay iyong pinalago, pag ito ay iyong pinagyaman. Tayo nga. Sinasabi na tao, binigyan ng Diyos ng gift. Kumanta, gamitin mo yan. Gift to teach, gamitin mo yan. Gift to give, gamitin mo yan. Pero nakalimutan natin na ang mga anak, gift yan. I-treasure na, i-develop din po natin yan, mga kapatid. Ayaw naman natin na yung mga gift na yan ay mawala ng saysay. Ha? Yung ating mga anak, the most important gift that God has given us. Sabi nga natin, for God so loved the world that He gave His Son. Okay. And also, God so loved us that He gave us sons and daughters also. Gift ng Panginoon sa atin yan. And unless the parents get actively involved in the process, the child's whole future will be impaired. Pag ang magulang ay hindi ginawa ang kaniyang gawain upang palaguin, pagandahin ang buhay ng kanyang anak, ang kinabukasan ng anak ay tunay na masisira at ito'y mawawasan. Kaya nga, misa sinasabi natin, sino ang sumisira ng future ng ating mga anak? Hindi ang ating mga anak. Marami. Magulang ang dahilan. Kaya, ang kinabukasan ng ating mga anak ay nasisira. Dahil po dito sa sinasabi natin. Ha? Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Literally, the latter half of the verse means a child left to himself brings shame to his mother. Passive parenting is like passive farming. Without diligent cultivation, we can expect little more than a harvest, of which ang isang
pagbubukid na pinabayaan natin, yung mga tinanim ay mawawala, ay puro tamuhan ang ating makikita. Ganon din sa ating mga anak. Pag ang ating pamamaraan bilang magulang ay ating napabayaan, mga kapatid, makikita mo ang iyong anak. Walang kabuluhan, walang kahulugan, walang saysay, walang kwenta para sa iyo, sapagkat siya ay napabayaan. And then number 3, knowledge of internal bends. Ito po yung bends. Hindi po tayo magtatagal. First, ang bend ng ating manak toward good. Psalm 139:1-3, O Lord, thou hast searched me and know me. Thou knowest my downsitting and my enterprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. God knows us long before our parents do. And His knowledge is not superficial, but it searches to the depths of our being. Nakita ng Diyos na kahit tayo, mga kapatid, merong nakikita ang Diyos na kabaitan sa bawat isang tao at nilalang. Psalm 139:13, For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Psalm 139:14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy words, and that my soul know it right well. Bakit toward God? Ibig sabihin, yung image ng ating Panginoon na sa ating mga anak. Yung DNA ng Diyos na sa ating mga anak. So, ang kailangan lang ng ating mga anak ay ang ating mga magulang ay magtuturo ng mga bagay patungkol sa kabaitan, kabutihan ng Diyos, at iyan ay kanilang susunod. Kasi kasama na po sa bent yan. Kaya, ang paalala, are you watching over your children to discover their bent with same diligence that God took in His design? Sabi ka ng Diyos, talaga. Tinutukan niya yung nung tayo kanyang ginawa. Tayo ay kanyang ginawa isa-isa. Hindi niya tayo ginawa ng baramihan. Di ba? Isa-isa. Talaga ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Toward evil. Psalm 58:1, Do you indeed speak righteousness, O congregation? Or do you judge uprightly, O ye sons of men? Yea, in heart, ye work wickedness, ye weigh the violence of your hands in the earth. The wicked are strange from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Coin in the image of God, the child bears a certain imprint of divinity. But that coin also bears the defacing effects of the fall. Ibig sabihin, nakita mo yung kabutihan. Meron palang kabutihan. Appreciate the goodness. Nakita mo ang kamalian. Correct. The mistakes. Psalm 51:5, Behold, I was shapen in iniquity and sin did my mother conceive me. Andyan yung toward good and toward evil. Kaya sabi ko sa inyo po kanina, palagi nating i-appreciate, palagi nating i-develop yung mga mabubuti, i-correct, i-review yung mga mali. And that is the task of our parents. Sabi po rito, the only antidote to sin's poison is counteraction on both the divine and a human level. Divine help is needed to bring the child to a saving knowledge of Christ. Human help is needed to discipline. So, gusto mo, toward good, saving knowledge of Christ. Gusto natin, maging maayos, the discipline of the parents for the child. 29:15, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bring it his mother to shame. As I close, mga kapatid, nakita ko po ito sa isang book na binasa ko. Just as physical characteristics are hereditary, so the personal characteristic of the parents are passed down generation after generation.
two contrasting cases in point are worthy of our attention. Ito, inabanggit ko na minsan. Tingnan niyo po itong katangian. The father of Jonathan Edwards was a minister and his mother was the daughter of a clergyman. Among their descendants were 14 presidents of colleges, more than 100 college professors, more than 100 lawyers, 30 judges, 60 physicians, more than 100 clergymen, missionaries, and theology professors, and about 60 authors. There is scarcely any great American industry that has not had one of his family among its chief promoters. Such is the product of one American Christian family reared under the most favorable condition. The contrast is presented in another family, the Duke's family, which could not be made to study and would not work, and is said to have cost the state of New York $1 million. Their entire record is one of pauperism and crime, insanity and imbecility. Among the 1,200 known descendants, 310 were professional paupers, 440 were physically wrecked by their own wickedness, 60 were habitual thieves, 130 were convicted criminals, 55 were victims of impurity, only 20 learned a trade, and 10 of these learned it in a state prison. And this notorious family produced 7 murderers. Ang sinususi? The Christian family. Ano susi? The Christian father and the Christian mother. A family power life principle. What qualities and character traits are you passing down to your children? Are you actively involved in knowing your children, guiding them toward maturity or Christ-likeness? Are you passively allowing their evil bends to run rampant? Remember, the legacy you leave will shape your family for generations to come. How can we keep from passing on those destructive bends? Lead your child to faith in Christ. Ask for God's wisdom in studying your child. As you set limits, be fair and consistent. Do everything in your power to maintain open and loving communication with your child. Mga kapatid, this is how we train our child. This is God's way of training our children. Ito ang panuntunan ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng Panginoon. Sundin natin, gawin natin. It's not yet too late to begin. At patuloy, mga kapatid, ang ating panalangin, maging daluyan tayo ng pagpapala sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, at makita natin ang sikreto ng isang masayang pamilya kung lahat ay Kristiyano pero nakasalalay sa balikat ng nanay at tantatay ang gawain niya. Ito ang panuntunan, itong sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Sumunod tayo at hindi tayo magiging luhaan, hindi tayo magiging sugatan, at hindi tayo magiging talunan. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat sa iyong mga salita, salamat sa mga katotohanan, salamat sapagkat hindi mo kami binigyan ng tahanan at ito ay palalaguin sa aming sariling pamamaraan. Ang tahanan ay isang kaloob mo sa amin at ang lahat ng panuntunan ay nakasulat sa banal na kasulatan na kung aming susundin, ito, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng isang kasaganaan at isang tahanan kung saan, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya nagiging daluyan ng saganang pagpapala.
Panginoon, salamat sapagkat sa umagang ito, nawa ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatiran na nanonood at nakikinig, ay makita namin, Panginoon, ang kagandahan ng iyong mga salita. Aming pagpalain, O Diyos, ito ang aming dalangin, sa pangalan aming Panginoon Jesu Kristo. Amen. And amen.